Magandang gabi sa aking mga kapwa Tagigenyo. Ngayong araw na to, na-complete na po natin ang ating first round ng SAP distribution o Social Amelioration Program. Ano ho ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin ho nito, yung binigay sa ating allotment, which is 92,000 individuals na kakatawan sa 92,000 households, ay na-distribute na natin. Meron ilan dito o merong porsyento nito na nagsole dahil sila ay nakatanggap mula sa iba pang national government programs. Pero sa pangkabuuan, lahat ho ng ating dinesignate na ng DSWD at inaprubahan ng DSWD na recipients, which is 92,000 families, 92,000 individuals na kumakatawan sa 92,000 households ay nabigyan na. Yung porsyento na to na sinole o binalik sa atin, etong porsyento na to ay ipapatuloy ho nating pag-distribute, ibibigyan natin ho ng mga bagong forms. Ngunit makikipag-coordina ho tayo sa DSWD at saka sa DILG para ho sa mechanics nito. Ito ho yung unang tranche. Meron pa tayong second tranche ng Social Amelioration Program. Pero balikan ho natin yung diwa ng Social Amelioration Program. Ang Social Amelioration Program ho ay ibinigay dahil ngayong panahon ng community quarantine, alam natin na maraming nawalan ng trabaho. At yung aspetong to ay kinilala ng ating pamahalang lungsod, ng ating sanggunian, kaya tayo nagpasa ng TAP o Taguig Amelioration Program. Dahil sa pangkabuuan ho, nasa around 270 to 300,000 households sa buong Taguig. 270-280 sa unang pagtala natin. Ngunit over the last few years, lumaki na ho siya halos papuntang 300,000 kasama ho yung mga subdivisions, mga condominiums, mga buildings. Ang Social Amelioration Program, so nandun tayo sa 270 to 300,000 households. Ang Social Amelioration Program galing sa DSWD National ay nasa 92,000. So malaki pa ho yung porsyento na wala. Ngunit meron tayong 10,000 na tumatanggap po ng 4Ps. So 92 plus 10,000, 102,000. Kung tayo ay nasa 270 to 300,000 at sabihin natin may malaking porsyento rin doon na 10-15% na hindi tatanggap, kaya siguro kung sa pananaw nila ay kaya nilang iraos yung mga susunod na linggo o susunod na buwan, yung matitirang porsyento nun ay napakalaki pa rin dahil 102,000 yung pangkabuuan na makakatanggap. At kung sabihin natin na sa 270,000 tayo, so ibig sabihin nun, 270 minus 102,000, nasa 168,000 families or households pa rin. Kaya sa ganun, nagpasa tayo ng Taguig Amelioration Program. Ano ho ba to? Ito ho, lahat ng hindi tatanggap sa mga national government programs. Yan yung Social Amelioration Program. At ngayon ho, may papasok na rin ng mga iba pang mga national programs. Sila ho ay makakatanggap ng 4,000 pesos bawat household. So nagsimula na ho tayo niyan. Sa maraming mga barangay natin, nagsimula na tayo. Lahat ho makakatanggap. May mga tanong kung paano ho kung walang form, paano ho kung nalaktawan. Lahat ho ng wala sa initial list natin, yung TCISS, yung Taguig City Integrated Survey System. Yan yung listahan po na ginagamit natin sa pamaskong handog. So yan ho, komprehensibo ho yan. Ngunit kung kayo ay bagong lipat o itong mga huling buwan, huling linggo, o kung noon pa man ay hindi kayo nagpalista, may iikot pa rin ho, makikipag-koordina ho kami sa barangay para dun sa Taguig Amelioration Program. So dun sa mga nasa listahan na natin sa TCISS, kaparehong listahan na ginagamit natin sa pamaskong handog, meron na ho kayo niyan, meron na ho kayo ng TAP. Kung wala kayong Social Amelioration Program o SAP, automatic ho, meron yung bawat household ng TAP, Taguig Amelioration Program, na 4,000. Doon naman ho sa mga wala sa listahang yon, pwede ho kayo mag-fill up ng form para kayo ay makasama. Dahil gusto ho natin lahat matulungan natin. May mga nagtatanong ho ng iba nating mga kasamahan kung hindi botante, kung pwede ba silang kumuha, lahat ho. Basta ho kayo ay kumakatawan sa isang pamilya, sa isang household dito sa lungsod ng Taguig. Dahil gusto natin lahat ay matulungan. So ganun pa man, no, nagpapasalamat ako dun sa mga tumulong sa atin, sa ating CSWD, sa ating DSWD, sa ating mga barangay, sa POSO, sa PNP, pati ho sa mga kasamahan nating Tagigenyo, all 92,000 na nakatanggap
Thank you sa inyong kooperasyon. Ngunit tayo'y nasa kalagitnaan pa lang ng laban. Marami pang kailangan mula sa ating pakikipagtulungan. Marami pang kailangan na bayanihan. Sa mga susunod na araw, magdidesisyon yung interagency task force no, patungkol dun sa extension man ng ECQ o papunta pa tayo sa GCQ. Ang importante ho, tayo, nagpaplano tayo para sa ganun, nahanda natin ang ating sarili, ang ating syudad, dun sa dahan-dahang pagbukas muli ng ating city sa pagbabalik natin sa trabaho. At sinisigurado ko sa inyo na ginagawa natin ang lahat para tayo ay handa. Ano ho ba yung mga hakbang na to? Unang-una, yung paghahanda natin sa aspetong medikal. Napaka-importante yan. Kaya ho tayo sa Taguig, noon pa man, ay nag-implement na tayo ng smart testing. Ang mga testing ho natin para sa COVID, ginagawa ho natin sa health center. So all health centers ho natin, nagkaroon na pang second round na ngayon na nagko-conduct ng testing. Meron din tayong drive-through testing na ginagawa sa dalawang lugar, sa BGC at dito sa Lakeshore. Mag-fill up lang kayo ng assessment sa online, no, sa tagiginfo.com. Para doon naman sa walang access sa internet, pwede kayong tumawag sa health center, dadalan ho kayo ng assessment form. Yung mga quarantine facilities ho natin, hinahanda ho natin yan at handa na yung marami sa kanila. 5 to 6 quarantine centers, we're building pa ho yung pang-anim at pang-pito. Para sa ganun, kung tayo'y may sakit, tayo'y tutulungan namin kayo magpagaling sa quarantine facility para mahiwalay ho kayo at hindi mahawa yung mga iba niyong kasamahan sa bahay. So yung mga bagay ho na yan, parte lahat ho yan, para handa yung syudad natin dun sa pagbubukas ulit ng ating ekonomiya, yung pagbabalik natin sa trabaho. Pero napakahalagang kaakibat nito ay yung disiplina. Dahil tayo ho, kung hindi disiplinado, mas mahihirapan ho tayo mag-transition dun sa sinasabing new norm. Ano ho ba yung new norm? Ibig sabihin ho nito, para makabalik tayo sa dating gawi, yung ating pagtatrabaho, pagbubukas ng mass public transportation, pagbubukas ng eskwelahan, at iba pa. Kailangan, masanay mo tayo na kailangan paglalabas tayo, meron tayong mask, no? At sanay tayo paglalabas tayo, kailangan ma-implement yung social distancing. Kailangan, no, disiplinado tayo at stricto tayo sa mga alituntunin at mga patakaran ng AITF at ng pamahalang lungsod ng Taguig. Pag tayo ho ay naging mas stricto, tayo ay naging mas sumusunod, pag tayo ay nagbayanihan, mas malaki yung pagkakataon na maaga tayo maging handa. Maaga tayong makatransition dun sa ating new norm. So sa diwang yon, nagpapasalamat ako sa mga kababayan kong Tagigenyo. Ginagawa ko ng lahat ng inyong pamahalang lungsod. Hindi lang ho yung paghahanda ng ating social amelioration program, Taguig amelioration program. Kung hindi, yung ayuda natin, hindi lang ho sa mga scholars na mayroong 5,000, kundi sa ating mga seniors at PWD, iniikot na rin ho natin, sinisimulan na natin iikot yan. Pati sa ating mga sectors, 15,000 na public transport drivers, jeepney drivers, tricycle drivers, at iba pa. Kasama na rin ho yung paghahanda natin para sa ayuda sa mga vendors at para din sa ating mga fisherfolk at ating mga magsasaka. Kasama ho niyan, tuloy-tuloy yung pag-ikot ho ng supplies natin. Sa lungsod ng Taguig, papunta na tayo sa fourth round ng ating stay-at-home relief packs. At hanggat kailangan ho, talagang sisikapin natin na maikot ho natin yan sa lahat ng mga kababayang Tagigenyo. Nag-implement na tayo, nagsimula na yung ating programa online, yung Taguig Open Campus para dun sa mga gusto mag-aral habang nasa ECQ tayo. Libre ho yan. Mag-a-apply lang tayo parang scholarship. Yan ho, mahahanap natin sa tagiginfo.com. Sinisikap ho ng pamahalang lungsod na lahat ng aspeto at pangangailangan ay matugunan. Ngunit sadyang sakripisyo at mahirap ang pinagdadaanan natin ngayong panahon ng COVID-19 at panahon ng enhanced community quarantine. Pero sama-sama ho, tayo ho ay magbayanihan, sama-sama ho, alam ko tayo ay malalagpasan natin yung malaking pagsubok o malaking paghamong to. At alam ko na handa at kayang-kaya ito ng mga kapwa ko Tagigenyo. Kaya natin to, basta sama-sama. May plano ho tayo. God bless Taguig. Magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat po.